morning sa inyo lahat. Welcome back to my channel. Kung gabi man din sa inyo, good evening. So yan guys, naka-prepare na lahat ng gamit namin. Mga kami magbibiyahe. Ayan, medyo madilim pa kasi nga medyo malayo pupunta namin sa Talavera o Nueva Ecija para makapag-umpisa rin kami ng mag guys. So yan guys, subaybayan nyo na lang yung paggawa natin. So ayun, alis na kami. So ayun guys, update na kami. Ito na yung bahay na gagawin namin. Bale yan, yung nasa gitna, pinoporman pa yung nasa gitna, as in dadaan pa ng tatlong halong block yun. So, ayan, halika. Sige, sabot na dito. Ayan guys, ayan ako, nakaabang na yung mga pagkakabitan natin ng mga raptor, pinabang natin nakasama sa buhos yun guys. Ayan ako yung mga... yung mga bakal, ayan, ito guys, ayan, nakasama sa buhos yan guys, yung paglalagay natin ng mga raptor, ayan, paikot yun guys, ayan, paikot, nilagyan na namin ng mga abang, sinama na sa buhos yan guys, ayan na si Manong oh, ayan oh, oh, naglalagay ng porba, ayan guys, so ayan guys, ayan, pinalagyan natin lahat ng mga abang. Bale, ayan, asintahan na kagad yung mga yan. Ayan. Bale, ang ibubulada natin dyan, bale, 60 lamang, paikot. Kasi sasayad sa guys dyan. Sasayad po dyan sa bubong nung tatay nung may-ari yung bulada. Kaya hindi pwede natin gitarik sa 60 lang yung magiging bulada natin. Dyan, paikot. Ayan guys, so, ngayon guys, pagsusukat na ako, bale, isasakto na sana natin yung yero na 12 feet, saka 14 feet, kaso, ang problema, yung bulada natin, sasayad doon. Kaya, magbubulada na lamang tayo ng 60. So, ngayon, tatabas muna tayo ng mga raptor natin at mga brace. Lalagyan na natin yung mga brace. Ito yung mga gagamitin natin mga raptor guys. Ito 2x3x1.5. So ito, ikukon natin yung sukat na magbubulada lamang tayo ng 60. Tapos tatabas na tayo ng mga brace para mailagay na natin yung mga stopper. Para step by step natin gagawin guys, para paglagay natin doon hindi na tayo magsusukat. So magtatabas muna tayo. So yun guys, tatabasin natin yung mga stopper. Lalagyan natin ng sukat 2 and 3/4. Ayan, ito pwedeng sabay nyo na rin tabasin yung passerboard na 5 and 3/4. Kaso nag-iisip tayo guys para mabawasan pa yung bakal na gagamitin natin. Gagawa tayo ng para hindi konti lang yung angle bar na magamit natin. So, ganado magtabas si Manong, nagari yung gagamitin. Nagari yung gagamitin niya. Siyempre, sa akin, favor din sa akin para hindi ako masyadong maraming tatabasin. So, ganado siya magtabas, ayan o, nagari yun. Ayan. So, bali, ayan guys, 2 and 3/4 yung sukat ng mga stopper natin. So, yun guys, nakatabas na tayo, natabas na natin lahat ngayon para magkasya yung mga pinagputulan natin, pagdudugtungin natin para magkasya. Kasi kung dito tayo magdudugtong, kukulangin yung materials natin. Thank you.
guys. Natabas na natin lahat ngayon. Dinivide na natin. Bale, 63 cm yung pagitan ng mga parlings natin. Bale, lima yung papasok na 2x3. Tapos yung pinaka-pasya board natin, bale, kaanim siya. So, ayan, naglagay natin ng guide para ilagay natin yung mga stopper. So ayan guys, ilagay na natin yung mga stopper. Ayan, bali ito yung nasa ibabaw. Bali, nag-adjust ako ng pagitan ng si parlings, bali 68 cm para magkasa yung parlings. Kasi kung hindi tayo mag-adjust, kukulangin yung parlings, bibili pa ng dalawa. So nag-adjust tayo. Ayan guys, nalagay na natin yung mga stopper. Ayan, bali mag-aakyat na kami dyan guys. Bali, magle-layout na kami sa taas. So ngayon, mag-aakyat na kami ng mga rafter. So abangan nyo guys. So yun guys, naikyat na natin lahat ng mga rafter. Ayan, inakyat na natin. So, iskwala natin, wala sa iskwala yung bahay. Kung iskwalahin naman natin dito, malayo. Tsaka siyempre, hindi naman yung forma natin, hindi naman patag yan. So, ang ginawa natin, kung iskwalahin natin kasi dito, lalayo na doon, lalayo na. Gagawin dito yung sa dulo, yung pinaka-rafter natin. So, ngayon, iginilid na natin guys. So kung process lang ito sana guys, mas madali, iba? So, mas madaling ilagay yung guys kung buhos ang process. So ngayon, ang ginawa natin, iginilid na natin yung isang rafter. Ngayon, nilagyan natin ng tanse. Nilagyan natin ng tanse, tapos doon nilagyan natin ng isang rafter. Ngayon, ito guys. Tapos dinibilin nyo muna guys yung magkabila, yung ibabaw, ibabaw, tapos dito sa dulo-dulo. Bago nyo i-LV pala yun guys, kailangan ito nakapirmi na itong isang gilid, ito kailangan nakapirmi na itong isang gilid. Tapos iskwalahin nyo. Ayan, so ganyan guys. Ayan, iskwalahin nyo. Iskwalahin nyo, igagalaw nyo yun doon, i-adjust nyo kung iskwalado na siya. So, ayun o, iskwalado. Pag na-iskwala ng ganyan guys, i-spot nyo na sa kabila, tapos lalagyan nyo ng tanse at lalagyan na rin natin ng guide na tanse sa ibabaw, magkabilang gilid. So, ngayon, pag nalagay natin, nalagyan na natin ng mga tanse, isusunod na natin to guys, may mga guide na tayo. So, lalagyan na natin itong mga tatlo na rafter. Lalagyan natin na ng tanse. So yun guys, napakainit, grabe. Yun guys, nilagay na natin ng mga rafter, na-ispot na natin. Ayan, dadagdagan na lang natin ng mga welding. Ayan, lahat, na-ispot na lang muna natin. Ngayon, nailagay na natin itong sa taas naman tayo. Tatabas muna ako ng angle bar para tutukuran na namin yun. Siya pa yung tibay niya, tutukuran na namin. Tapos ilalagay na namin yung pang ibabaw. Tapos magkamay ka ng konti para lang. Okay na. Thank you.
So, ayan guys, nalagay na natin lahat yung mga rafter ng pangibabaw. Ayan, nag-akyat na rin tayo ng mga parlings. Ayan guys. Ayan. Ito yung nasa baba guys, inakyat na rin natin yung mga parlings dyan. Ayan, inakyat na rin natin. Bale, maglalagay na tayo ng parlings. Ayan. So, yun guys, maglalagay na tayo ng parlings. Ngayon, ang gagawin natin para hindi tayo mahirapan, unahin nyo, yung iba kasi sa dulo naglalagay ng tanse. Ngayon, naglagay tayo ng sukat. Ng sukat dito sa taas at saka sa ibabaw. Iskwala natin para iskwalahin ninyo, iskwalahin nyo. Ito ay sariling diskarte. Sariling diskarte ko. Ewan ko sa ba paano diskarte nila. Kasi dun karamihan naglalagay ng tanse. O kaya yung ginawa natin, nilagyan ng parlings. Pero ngayon, kakaiba ang ginawa natin. Kumuha lang tayo ng sukat. Saka sukat doon. Tapos, ayan o, iskwalang iskwala. Ayan, iskwalado na yan. Ayan, kanya yung para hindi ta mahirapan na maglagay ng mga parlings. Ayan, guguhitan nyo lamang lahat. Halimbawa ito, nag-guhit tayo ng 60 cm. Mula sa dulo hanggang rito, 60 cm. Guguhitan nyo lamang hanggang doon. Tapos, iskwalahin nyo. Ayun, inispat na natin doon. Inispat na rin natin doon. Iskwalado na. Iskwalado na. Mag-welding na lang tayo. Tuloy-tuloy na yung pag-welding. So, ngayon, mag-welding na tayo. Ayan, guys. Ayan, may guhit yan, oh. Ayan. Ayan, may mga guhit yan, guys. Ayan. Itatapat nyo lang yung guhit sa tanse. Ayan. So, yun guys, nilagay na natin lahat yung mga parlings dito sa baba, na-welding na natin. Hanggang sa dulo, lilipat na tayo sa taas. So, ayan guys, ayan, nilagay na natin itong mga parlings dito sa pinakataas. Ayan. Ayan siya. Ayan. Ayan guys, nilagay na natin lahat ng mga parlings dito sa taas yan. Yung pamaraan na ginawa natin dyan, tulad din yung pamaraan na ginawa natin sa baba. Ayan. Ayan guys. Ayan. Ayan guys. Ngayon, ang gagawin natin guys, papahasintahan muna natin yung mga gilid-gilid bago tayo maglagay ng pasyaboard o sanepa. Ayan, pahasintahan muna natin lahat, gilid-gilid. Ayan, para madali na maglagay ng pasyaboard ng sanepa para patitigasin muna yung mga sintada. Ayan. So, ayan guys, nalagay na natin yung mga fascia board, yung mga sanepa, ayan. Di lang pa natin nailagay yung mga brace, bari brace na lang yung lalagay natin, ayan. Kompleto na yan guys, hanggang sa taas, hanggang sa kabila. Ayan. Ayan guys, kompleto na natin, ayan. Kompleto na yung mga sanepa, mga fascia board, ayan. Kompleto na guys, bali brace na lang natin. Mga brace na lang yung may lalagay natin sa mga fascia board. Ayan. So, ayan na. Napakatibay nyan guys. Kahit 2x3 yung ginamit natin na 2x3 na 1.5 na tuber yung ginamit natin. Napakatibay nyan guys. So, ayan guys. Kung nagustuhan nyo yung video natin, pakilike yung mga video natin. Pinutin nyo rin notification bell para ma-update kayo sa mga video natin. At pakisubscribe na rin. Maraming salamat guys.